at gutom na sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Similuan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduwit kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na, tawag na, mga milenyo. Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw.
Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako ay inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe at share na! Okay, mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyong matunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Kaagila Magas Gaposana sa programang Agila sa Bagong Milenyo. At kung kayo may mga sumbong at mga reklamo, mag-chat, tumawag at mag-text sa Millennial Online TV upang ating solusyonan ang inyong mga problema. I-type lang sa inyong mga cellphone ang Millennial Online TV upang inyong mapanood ang lahat ng programa sa Millennial Online TV. Ano pang hinihintay nyo mga katropa? Nood na! Barangay pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalaw Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At okay, kinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Adyo na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siyang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Revisahin, opinion, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Ayun o, magandang hapon!
Okay na ko mga kaibigan. Ah, ikasyam na po ng buwan ng Mayo taong 2022. Abay, election fever po ngayong araw. Kumusta po dyan sa inyong mga presinto? Nagkaroon ba ng vote buying? Nagkaroon ba ng gulo? Ah, sabihin niyo sa akin, bulong niyo. Baka mamaya nagkaroon na dyan ng gulo ng vote buying. Alam ko sa ibang mga presinto ay nagkaroon ng problema, pero bukas natin ilalabas yan, yung mga gulo-gulo na yan kung saan, ano? At kanina rin, siyempre, meron tayong ikinover yung pong pagboto po ni Quezon City 1st District Congressman Onyx Crisologo. Diyan po sa PMI College, no? Diyan po sa may Roosevelt sa Quezon City. Yung bang eskwelahan ng mga marino, ng mga seaman. Seaman, ha? Hindi seaman luloko kayo talaga. Oh. Okay mga kaibigan, alas 4:24 po ng hapon, oras sa buong kapuluan. At siyempre po ngayong araw isa sa inyo ng programang Tropa. Siyempre, special edition. Siyempre, dahil eleksyon, May 9, abay, ano kaya, kumusta kaya yung kokoman natin? Lumusot kaya sa party list? Abay, pag lumusot yung kokoman sa party list, mag-a-apply po ko ng trabaho. Oo, talagang ganon, boss Raul Suwangko. Ayan, malakas na ba? At siyempre po mga kaibigan, ako pa rin ninyo magiging kasama, kakwentuhan, kajaming, kakosa. Siyempre dito po sa programang Tropa, Rosel Lopez. Hininaan ko lang talaga boses ko, Mr. Raul Suwangko. At siyempre kasama ko po sa technical side ang ating kakosa. Ayun, kanina umalis kami, si Joshua Baltaw. Hindi, talagang hinihinaan ko kanina, baka marinig mo kasi. Okay, at mamaya mga kaibigan, itutunghay natin sa inyo yung pong huling salya ng pag-ikot po ni dating PNP chief at ngayon ay senatorial aspirant Guillermo Eleazar. Ito'y kahapon pa, no, na yung huli niya, kung saan siya nagmula, doon siya nagpunta. At gayon din siyempre po yung sa local naman, yung ating katropa na si Mayor Rex Gatchalian na ngayon tumatakbo pong kongresista uli ng lusod ng Valenzuela, at ang habang tumatakbo namang mayor ay yung kanyang kapatid na si Wesley Gatchalian. At syempre ganun din yung alam nyo ba, di ba, itong bago magbotohan, ang daming mga basher, mga malalo na nung lumabas po yung resulta kung sino ang dadali na Iglesia ni Cristo, no, na sektang Iglesia ni Cristo. Aba, marami pong mga nagsasalita, maraming nagko-comment na di umano yun daw, kaya din nila dahil daw sa pera, etc., whatsoever. Ebe, mamaya po, meron po tayong itutungay sa inyo na sila mismo ang nagpatunay na wala ho yan, no, sa kalingkingan, at wala at hindi ginagawa kailanman ng sektang Iglesia ni Cristo. Kaya yung pong mga nambabash, abay, wag naman ho ganun. Unang-una, wala naman kayong patunay. At kung naninira lang kayo, wag naman ho ganun. Mamaya po, itutungay natin sa inyo mga katropa, no, mga kakosa, para malinawan nyo, no, lalo na yung ating mga double cuts dyan. Lalo na yung mga millennial dyan. Kasi baka akala nila, yun eh, totoo. Meron pong mga nagpatunay, mismong mga politiko na dinala na sektang Iglesia ni Cristo. Okay, pero bago yan mga kaibigan, abang magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga katropa. Una kong nakita, abay, si Tropang Raul Suwangko ng payatas dyan sa QC. Abay, ito po ang pinakamatikas at pinakamagaling, no, dyan po sa payatas sa QC. At syempre po si Sister Jo Francisco, si Ate Jo. Ate Jo, magandang hapon. Kumusta ba dyan sa Cavite? Dyan ba'y nagkaroon ng tensyon? Nagkaroon ba ng gulo? At mga vote buying dyan sa inyo sa Cavite sa Botohan? At ganyan din yung ating katropang simpatiko po na barangay kagawad ng Tugatog Malabon, si Kagawad Sunny Dadad Pineda. Eh sabi ko nga kay Raul kanina, hinihinaan ko lang talaga salita ko, baka marinig niya eh. Ayun pala na ano niya, mahina raw. At payatas QC, ha, nagka-brown out, ha, na iisa lang pala ang Picos machine sa apat na presinto. Abay, dito at isang malaking problema sa mga
pasmadong kamay, reject ang kanilang boto. Yun. Eh ano ginawa dyan ng mga COMELEC officer, ha? Kuyang Raul Suwangco. Wala ba dyan mga COMELEC officer o COMELEC na nakatambay dyan? Hindi ba nila alam na yan ang magiging problema ng PICOS machine? Oh, ayun, magandang hapon din kay Kuyang Ricky Del Rosario, yung ating kaagila. Ha, at miyembro po ng Malabon PNP. Abay, magandang hapon sa iyo. At ganyan din kay Ma'am Agatha Sanchez ng grupong Solo Parents. Buhat naman po sa Rodriguez Rizal. Ah, yung sa Rodriguez Rizal, may nabalitaan ako, Ma'am Agatha, nangunguna daw sa bilangan yung si General, ay tumatakbong General dyan sa inyo, ha, sa Rodriguez, saka yung kanyang katandem na Vice Mayor na General din. Abay, parang nangunguna yata sa bilangan. Totoo ba yun, Ma'am Agatha? At syempre po, yun ako, yung ibang mga lugar dyan, yung ibang mga politiko, yung vote buying, abay, tigil nyo na yan. Ay, bukas po may tutungay tayo sa mga pangyayari kaninang naganap, no, sa maghapon, dyan po sa pag-iikot natin noong ngayong araw ng eleksyon. Eh, wala talagang ganun. Ba't ba hindi matigil yung vote buying? Yung naman mga politiko na tumpulpul na to, na akala nila pagka sila ay nakabili ng boto at nanalo, akala nila ay nanalo na sila. Na hindi. Eh, kaya ka nanalo dahil sa vote buying. Hindi ka nanalo dahil sa talagang gusto ka ng tao at ginusto ka ng tao. Dapat mano-mano. Kaya hindi ka magbigay at ikaw ang nanalo, yun, maniniwala ko. Eh, pero kung kaya ka nanalo dahil sa namili ka ng boto, eh wala kang sinabi. Wala kang binatbat. Eh alam nyo, karamihan yan. Ewan ko ba't nausi ang vote buying na yan at bakit nagkausan sa namantalan dati, eh wala naman ho yan. Maniwala pa ako sa inyo sa payatas eh. Kung binoto nyo si Raul Suwangco, hindi ho kay talo. At ako, magandang hapon din sa ating katropa, sa ating sir, no? Na ito'y idolo ko po sa PNP ng Malabon, no? Si retired police captain Andres Miguel Victoriano. May palakpakan nga natin. Yan po ay katropa natin. No, siya'y aktibo pa na jumu-duty sa Malabon PNP ay itong si police captain Andres Miguel Victoriano. Na ngayon po ay yan, medyo pakuya-kuya-kuya na lang. Dahil siyempre, natapos siya na ang kanya sinumpaan tungkulin. Tama ba yung sinabi ko, sir? Sir Victory. Okay, nako, alas 4:30 na po, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, abay, tunghayan muna natin yung pong mensahe ni Police General Guillermo Eleazar na doon sa kanyang huling pag-iikot, no? At siya nagpunta doon sa kanyang bayang Sinilangan. Panoorin po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si General Guillermo Eleazar. Huling araw ngayon ng kampanyahan, May 7. At pagkatapos ng mahabang campaign period, eto na. Eto na po ang dulo. Dalawang tulog na lang eleksyon na. Eto po ngayon umiikot sa iba't ibang lugar dito ngayon sa Calabarzon. Eh ako'y taga Calabarzon. Kaya nga andito ako ngayon sa Laguna. Mamaya iikot sa Batangas, Cavite, galing ka rin sa Rizal. At syempre noon ay galing pa sa Quezon. Ito ang Calabarzon dahil ako ang natatanging kandidato ng Calabarzon sa Senado. Kaya nga sabi nga nila, tangkilikin ang sariling atin. Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan sa darating na eleksyon, eh andito po si General Guillermo Eleazar. Subok na na nagserbisyo. Humihingi ng tulong nyo para ipagpatuloy ko pa ang serbisyo para sa ating bayan. Alam ko po na marami ang mga kandidato sa Senado, pero subukan nyo po yung bago. Bago na talagang nagserbisyo para sa ating mga kababayan. Pinakita po natin yan noon, ipakikita ulit natin yan. Pagbigyan nyo po si General Guillermo Eleazar sa Senado. Ipabalita nyo po sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, sa inyong kakilala, sa inyong mga kaibigan na isingit o isama, iboto si General Guillermo Eleazar sa Senado. Number 23 po sa balota. Napakadaling tandaan, Michael Jordan, ito po ang siga ng Senado. May sipag at galing ang ibig sabihin niyan. At gagarantihan ko sa inyo na dadalhin ko sa Senado ang sipag at galing na yan para ipaglaban ko ang araw-araw na laban nyo. Dahil ang laban nyo, yan ang laban ko. Maraming salamat po sa inyo. Okay.
Okay, yan po si General Guillermo Eleazar, no? Number 23 sa balota. Siya po ay yan po, yun yung huling kanyang pag-ikot, no? Nagpunta po siya sa kanyang bayang Sinalangan, doon sa kanyang land of his birth sa Calabar Zone. Okay, at magandang hapon din sa ating katropang LMT kay Sir Romel Martinez, no? Kay Sir Haji Crespo, Ma'am Linda Villagonza, Miss Jackie Lagpawadahar, Sir Haji Crespo, Sir Jojo Revilla, at si Sam Bermesto. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At sabi po sa atin ni katropang Raul Suwangco, wala ro pakialam doon sa payatas, no? Kaya ayun, reject daw ang mga boto gawa ng lumagpas sa bilog, yung sinesaydan po, at ang iba naman sobrang diin. Kaya ayun, tumatagos daw sa likod na kung saan nakasulat yung mga party list representative at na naka-assign. At sana raw magawa ng paraan yon sa mga electoral of mga election officer diyan sa payatas dahil ang bawat presinto. Yan ang sabi po ni katropang Raul Suwangco. So ayan mga kaibigan, nasa Quezon City, meron na pong nangyaring ganyan doon sa payatas na nare-reject yung mga sample ballot, yung mga ballot ng mga yung, boto ng mga botante. Dahil yung iba nga raw po, lumalagpas doon sa pagsishade, yung iba naman ay napapadiin, nabubutas daw po yung ano. Tataka ko ba't mabubutas? Eh, ang ginagamit naman dyan yung parang pentel pen. No, kaya hindi mo kinakailangan diinan dahil masisira yung pinaka point ng pentel pen na yun. Hindi naman siya parang ball pen o sign pen, eh. Parang pentel pen na manipis. Ayan, at may nanonood para sa atin dito sa payatas si Love. Ayan, Group 13, SNNF. Ano ba yung SNNF? Paki-elaborate nga, katropa, kung ano yung SNNF. Hindi ko maano kung ano yung ano, Group 13 daw ng SNNF. Ano ba ibig sabihin yan, Love? So ha, mga taga Quezon City po, yung ating mga yung COMELEC officer natin ng QC, eh yan pa ho pala nagiging problema dyan sa may bandang payatas kung saan po nare-reject daw po yung mga boto ng mga botante dahil una, lumalagpas daw po sa mga shade, no? Doon sa bilog. At yung iba naman, napapadiin po pag si shade daw, nabubutas. Abay, pakigawan daw po ng paraan. At binabati rin natin, sabi ni katropang Raul Suwangco, pa-shoutout daw, no? Kina Loida Abaygar at Lovely Pinto and Elvira Dulay. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Loida Abaygar at Lovely Pinto at Elvira Dulay ng QC. Ayon, ang ibig sabihin daw ng SNNF ay samahan ng nagkakaisang Pilipino. Abay, mahusay, maganda acronym. Samahan ng mga nagkakaisang Pilipino. Ang tanong! Eh talaga bang nagkakaisang Pilipino, Boss Raul? Ah, Boss Raul Suwangco. Eh baka mamaya yan ay title lang pero hindi naman totoong nagkakaisang Pilipino yan. At sabi po sa atin ni Police Captain Andres Miguel Victoriano, doon sa Eulogio E. Rodriguez Elementary School, sa kasalukuyan ay payapa at maayos ang ginaganap na botohan. Alerto ang mga pulis at iba pang nagbabantay. Yan ang magaling, ha? Kita nyo, ha? Doon po daw sa may Caloocan City yan, no? Sa may Eulogio E. Rodriguez Elementary School, no? Ay mapayapa naman daw at maayos ang ginaganap na botohan. Eh dapat naman, Chief, dapat naman na Captain. Dahil kapag ka hindi, abay mahirap yan. Ayon, at dahil may mga nagbabantay pong mga kapulisan, at kanina may sinabi rin sa atin si Congressman Onyx Crisologo na napansin niya sa mga voting precinct doon po sa labas, eh nahandun po, nakaupuan ang mga nahandun eh, ang makikita mo, mga empleyado ng munisipyo, merong tap-tap doon, nahandun, tinitignan ang pangalan doon, etc. Dapat wala na raw yun. Dapat ang nahandun lang is first aid, PNP, no? At meron namang COMELEC sa loob eh. Sila na bahala doon sa mga boboto kung nasaan ang pangalan nila. Tama naman yung sinasabi nitong si Congressman Onyx Crisologo. Bukas malalaman natin yan. Okay, at magandang hapon din kay Bambo Garcia ng Grupong Puwersa ng Tugatog Malabon.
Kumusta ba ang botohan dyan, Boss Demi? Dyan sa may school nyo dyan, doon sa elementary. Ano ba pangalan ng school na yun? Nakalimutan ko na. Epifanio de los Santos, ayun. Sa may Epifanio de los Santos Elementary School. Eh, mapayapa ba? Wala bang ng gulo? Wala bang boat buying dyan? Ano ba balita? At syempre po, congratulations din kay General Guillermo Eliasar dahil siya po'y dinala at binoto siya, no, na sektang Iglesia ni Cristo. Tsaka po si Binoy, si Robin Padilla. Okay, naku, alas 4:38 na mga kaibigan. Ngayon ay sabi ko sa inyo sa mga local area, sa mga LGU, eh meron din pong mga mensahe yung mga politiko, no? Doon sa mga tatakbo at yung mga bagong tatakbo at yung mga dating tatakbo. So pakinggan natin, ano ba itong, kasi iba, kung sinabing magkapatid, magkamag-anak, sasabi na, dynasty, di ba? Pero hindi eh. Kung maganda naman ang nagawa, di ba? Yun ang tanong eh. Kung maganda nagawa, paano mo sasabing dynasty? Ang sinasabing dynasty siguro, yung mga papalit-palit yung angkan nyo pero wala naman kayong ginagawa doon sa inyong lokal na pamahalaan. Tignan natin. Pakinggan natin ito si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na ngayon ay tumatakbong kongresista at ang papalit naman sa kanya yung kanyang kapatid na si Wesley Gatchalian. Panoorin natin. Binigay niyo po sa aking dalawang kapatid. Sana po ganun din po ang maramdaman ko sa araw ng halalan. Marami dito sa Valenzuela kasi akala nila mas close ako kay Sherwin dahil madalas nila kami makitang magkasama dahil mas una nila kaming dalawa na kilala. Pero ang trivia ko dyan, sa totoo, mas malapit ako kay Kong Wes. Kasi si Wes, isang taon lang ang pagitan namin, isang taon at limang buwan halos ang pagitan namin. So ako, over the years, ang pagkakilala ko kay Wes, simple lang. Una, masayahing tao yan. Ito ang ID mo. Sino yan? Siya yung tipong tao na kung ako, alam nyo, very intense ako, no? Dito sa Valenzuela, alam nila na intense ako. Si Wes, magaan yung kalooban niyan. Sa kanya, walang masamang tinapay. Sa kanya, yung minsan masaktan mo siya ngayon, pero mamaya-maya, mabilis yan magpatawad. Kasi yung pagkatao niya, magaan siya eh. Yung he's very casual, he doesn't take himself seriously. Kaya sa pakikitungo sa tao, mas casual siya than sa akin. Sa trabaho, he's very serious. Si Wes, ano siya eh, go-getter siya eh. Pag meron siyang mission, meron siyang goal, gagawin niya yun. Hindi niya bibitawan yun hanggang matapos niya. He's a go-getter, hindi yan tumitigil, and maabilidad yan. Humahanap yan ng paraan. Halimbawa, ang pathway number one, hindi uubra. Hahanap yan ng pathway number two, pathway number three. He's a goal-oriented, solution-oriented person. Mas konkreto, yung usapin ng baha. Dito sa Valenzuela, yan ang pinagtutuan na niya talaga ng pansin, yung flood control, no? I said for sure, ginawa niya yung trabaho niya na makipag-coordinate sa DPWH, sa MMDA, para yung mga proyekto na laban sa baha, eh makamta namin dito sa District 1. Katulad nung Valenzuela Obando may Kawayan Flood Control Project, o sa alam ng mga taga-Valenzuela, yung napakalaking mga floodgate at mga bomba sa Wawampulo. Yan yung tininabaho ni Congress. Nung upo siya bilang congressman, alam niya yung realidad na 1/4 ng district ng city o 1/2 ng district na kinakatawan niya, eh mababa, below sea level. So pues, yung solusyon na matagal nang hinahain ng pamalang nasyonal, hindi niya tinantanan yun. Tininabaho ng tininabaho, paunti-unti hanggang sa ngayon, meron na tayong series ng mga dike na nakabantay sa Tagalog papuntang Wawampulo hanggang Kuloong. Meron tayong dalawang bagong malalaking mega pumping station para pagka bumabaha ay nakakatulong to. Hindi man naibsa, hindi man nawala yung baha ng tuluyan, wala namang makakapagsabi, zero flood eh. Eh mabilis naman na humupa. Yan, mapasensyosong nakikinig yan. So, I would like to think parehas kami doon. Ako naman, I like listening. No? Kasi dito sa larangan na to, yung tamang sagot, makukuha mo naman talaga sa mamamayan. Pero madetalye rin yan. Siguro parehas kami doon na talagang ang difference lang namin siguro, ako obsessive-compulsive pero siya detail-oriented. Talagang nilalatag niya rin isa-isa patungo doon sa kailangan gawin. May checklist yan. Lagi nga may notebook yan eh. Also, yun nga, parehas kami na goal-oriented and solutions-oriented. Yung tapusin mo na ngayon, actionan mo na ngayon,
para bukas, ibang problema naman yung lulutasin mo. Ang pangangailangan ng tao, nagbabago na naaayon sa kapaligiran niya. Nagbabago ang mga suliranin na dala ng panahon. Palagay ko kung sakali na pagbibigyan siya ng panahon na maging mayor, ang importante na kaya i-expect sa kanya ng mga tao dahil bilang negosyante, bilang galing sa pribadong sektor, ay matulungan niya maiahon ang ating bayan, ang ating lungsod mula sa hagupit nitong pandemya na to. Makaka-expect sila na maitataguyod niya ang mas dekalidad na edukasyon sa mata ng new normal. Ibang challenge yun. Wala yun naman noon. Pagpapatuloy ng public housing o yung mga disiplina villages natin na naaangkop naman sa magiging hamon ng mundo pagtapos ng COVID. Pagsasaayos ng healthcare system, maaring yung mga health centers natin, kailan i-upgrade natin at i-retool natin para makasabay sa new normal. Yung pag-ayos ng mga proseso sa City Hall para lalo pang lumago ang mga negosyo, no? Hindi naman natatapos yan eh. Kailan patuloy tayong humahanap ng solusyon para mainganyo ang mga mamamayan natin na maghanap buhay at magnegosyo. Lalong-lalo na ngayon na bagsak ang ekonomiya ng buong bansa. Naniniwala ako na kakayanin yan, nakahanap ng mga paraan kasi maabilidad yan taong yan kung paano matutulungan ang maliliit nating mga negosyante na makaahon at makatindig ulit sa pandemya na to. Sa pagkakilala ko kay Kong West, nakakayanin niya maglunsad ng mga programa para maibalik natin ang sigla ng ekonomiya ng Venezuela at siguro na rin makatulong sa nation building sa pagsigla ng ekonomiya ng bansa. Nakita nyo sa bagay yung po sinasabi ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na ngayon po ay tumatakbong congressman uli. Totoo naman ho yun. Doon po wala ho kong masasabi magmula pa ho doon sa kanilang kapatid na si Senator Wing Gatchalian until now ay totoo naman po lahat yan. Talaga pong sila pag nagserbisyo, talagang tao sa puso, talaga serbisyo publiko. Ika nga hindi po positional lang, kundi functional. Yan ay saksi din po ako nitong nakaraang pandemic, no, nag-lockdown. Talaga naman po ang mga residente po sa Valenzuela ay hindi po na problema sa ayuda. Pagdating man doon sa ayuda ng gobyerno doon sa kanilang ayuda, maging sa pagkain, ay wala pong kaproblema ang Valenzuela at may disiplina po. Hindi po katulad sa ibang barangay na nagkagulo, etc., etc. Okay, nako mga kaibigan, nagatid sa atin yan sa oras na alas 4.46 po ng hapon, oras sa buong kapuluan. At magandang hapon din kay Kuya Michael Dautil ng Agusan del Sur. Kamusta ba butuhan dyan, Kuya? Wala bang gulo dyan? Wala bang tensyon? Wala bang vote buying? Aba, ibulong mo sa akin kung meron. At kung meron kang ebidensya o video, isend mo sa akin, Kuya. Ayon pong ating mga viewers, yung ating mga listeners, yung ating mga katropa, kung meron po kayong ebidensya na mga garoon ng vote buying, kung ano pa mang atensyon, abay isend nyo lang po sa akin dito po sa Millennial Online TV at pwede po nating ilabas, no? At syempre, ikukot ko po na sa inyo galing ang video. Okay, ayun at yung magandang hapon na kay Police Captain Andres Miguel Victoriano. Ito po yung taga-Caloocan eh. Magandang hapon sa iyo, Chief. Talagang may lahi ka palang Indian pana. Kasi po, ito si Sir, hindi pa nagre-retired. Sabi, pupunta raw dito sa akin. Hanggang sa nag-retired na, wala na, nakakalimutan na ako. Di bali, okay lang. Alam kong siyempre, ini-enjoy mo yung retirement. Para naman siyempre, alam mo, pamilya naman ang sikasuhin mo. Hindi ati kasi, puro katrabaho eh. Okay, at sabi po sa atin ni Kuya Michael, wala daw gulo doon sa Agusan del Sur. Abay, mabuti naman Kuya kung ganun.
I'm happy to hear that na walang gulo dyan sa inyo, sa Butuhan. Walang vote buying, walang tensyon, walang mga karumal-dumal-lakrimen no, na may kaugnayan po sa eleksyon. Eh, sana po ganyan sana. Mahirap kasi po yun, yung magkakaroon ng mga madudugong enkwentro. Pero nakakaroon, nakita nyo, para may nabalita no, about politika yun. Okay, sa mga kaibigan, ihuli natin yung ito. No? Sabi niya, Kuya, ikaw kuya, nakaboto ka na, tapos na, ayan ang ebidensya, Kuya Michael, o ayan, kita mo yung daliri ko. Kitang-kita yan, o ayan ang ebidensya, ha? Kita mo, ha? Tignan mo, o, ayan o, ebidensya, ayan, kulay itim pa. Okay mga kaibigan, yung nagsasabi nitong ng babas ng mga iba naninira sa sektang Iglesia ni Cristo, abay, wag ho kayong maniniwala doon, ha? Dahil mismo ito pong mga politiko na to nagsabi noong paman, na wala hong ganon sa loob ng iglesia. Ano, wala hong ganong kapalit para daling ka at ikaw ang iboboto. No, mga kaibigan, panoorin natin ito, sila mismo ang nagpatunay at nagsabi at nagpatotoo. Panoorin po natin. Nila ang ibang kandidato for a fee, I think that's grossly unfair. Well, ako mismo ay obviously wala akong maibibigay at hindi magbibigay at walang hinihingi naman sa akin. Sa aking karanasan, abay naku, napakalayong tignan ang Iglesia ni Cristo sa ganito klaseng paratang. Napakalayo at hindi man lamang dapat isipin nino paman. Ako ay natutulungan ng Iglesia nang walang kapalit. Nakakalungkot po, ewan ko nga ba kung bakit may mga taong sumusulat ng mga ganito. I mean, may mga taong ngayon tayo sa kaibigan, sa media, na parang ba nagiging irresponsable na makasulat lamang kahit na makasira na sila ng damdamin. Ano, ako po ay matagal nang tumakandidato, 1963 pa po. Pero ni minsan, ni hindi tayo nilapitan o nagparamdam man lamang ng pangangailangan ng simbahang ito. Ako'y galit sa naririnig kong ganyan, ha, na may ilang mga sumusulat niyan. Una, wala silang pweba. Pangalawa, ito ang kinagagalit ko. Hindi totoo yan eh. Tambabastos siya sa mga kagaya ko na sinuporta ng Iglesia ni Cristo on my first term in 1995 at uli noong 2001 tumakbuli ako, ang Iglesia ay talagang inindorso ako at yan ay kinikilala ko at ako'y nagpapasalamat, pero ni isang kusing walang naging usapan dyan, walang hiniling, walang perang pinag-uusapan yan, that sabi ko nga eh, kasinungalingan yan. Ang totoo ay kung ano ang kusa nila, yun lang ang kanilang didesisyonan at ito walang kapalit na anumang bagay. Ay, ako mismo po is witness to the fact that Iglesia extended the help to me without any expectation of a return or any expectation of a favor being done to them. Ang tulong ng Iglesia ni Cristo is voluntary. As a matter of fact, well, tinitingnan naman ang Iglesia ni Cristo kung yung quality or the kind of candidate na sinusuportan. Kaya naman in general, the candidates that they support are the, I suppose, the good ones. Hindi ko sinasabing ako good kasi nakakaya naman yun. But generally, good. And that is why mga sinusuportan yung mga lumalaki, they're the ones that come out because of that screening process also. Pero yung sa issue, na ano yung because ano for a ano for a certain period yung nakikita yun eh, wala naman ano yan dyan ano wala naman hinihingi sa amin yung Iglesia. I think foul yun. I think that's foul, that allegation is not hindi tayo. Okay, so yan mga kaibigan, ha, yung mga politician po na yun, ay nakita nyo naman, sila mismo nagsabi, nagpatunay. No? Kaya yung iba ay naninira, mga punye mas kayo, manahimik na lang kayo. No? Kasi kahit ano gawin yung sira, alam nyo, lalo na pag religious sector, hindi na sa Iglesia ni Cristo, ha, kahit sa ibang relihiyon, abay pinakamaganda, magsimba na lang kayo, sumamba na lang kayo, at yun ang pinakamaganda yung gawin. Kaysa yung maninira kayo na hindi naman totoo, abay sa inyo ho babalik yun. Okay, alas 4.52 sa ng hapon, mga kapatid, mga kaibigan, mga katropa, ha, mga Dabar Cats. Sabi ni Police Captain Andres Miguel Victoriano, hindi kita
Nakakalimutan, may tawa pa. Hindi nga nakakalimutan, eh, ilang beses mo naman ako ininjan. Sa bagay, okay lang yung naiintindihan ko yung Chief. Dahil alam ko ine-enjoy mo yung iyong retiro. Siyempre, makasama mo naman yung iyong pamilya. Dahil dati, siyempre, day and night, nagtatrabaho ka bilang pulis. Eh ngayon, eh, kahit paano, eh, makakapiling mo na sila. Kaya okay lang. At least masaya ako, natapos ka ng iyong takbuhin dyan sa iyong pagpupulis. Natupad mo ang iyong gampanin sa taong bayan na sinumpaan mong tungkulin ng walang bahid na korupsyon, walang bahid ng pag-aalinlangan at walang bahid ng basta lahat. Ibig sabihin, malinis kang isang pulis kang karapat-dapat, no? At nakatapos ka sa iyong takbuhin na hayan at masaya ka na nakapiling mo na ang iyong pamilya. Good luck sa iyo, Police Captain Andres Victoriano. Yan po ay dating pulis natin sa Malabon, no? Police PN, sa Malabon PNP. Okay, naku, alas 4:54 mga kaibigan, bago tayo magpatuloy at bago natin itunghay yung namang nangyaring pagpupulong ng Kiwanis Club International, dito lang, magpapakilala po muna tayo at muli po tayong magbabalik. Diyan lang po kayo. Pinaiting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth one... Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Ayun, nagbabalik po tayo mga kapatid, mga kaibigan, mga katropa dito pa rin sa programang Tropa. At sa oras pong alas 4:56 ng hapon, Philippine Standard Time, aba siyempre ako pa rin ang inyong kasama, Rosel Lopez. At siyempre po sa technical side, siyempre si Joshua Baltao pa rin. At nung nakaraan mga kaibigan, siyempre medyo ano muna tayo, dito muna tayo sa ating ikang public service. No, ng mga NGOs, abay nagpulong po nitong nakaraang Sabado lang, no? At siyempre pinag-usapan dito yung about sa mga membership, mga proyekto, at siyempre kung ano pong latest update sa ating grupong Kiwanis Club International. Mga kaibigan, panoorin po natin. Let the feeling of love, kindness, and a well-directed yet gentle spirit always be reflected in our actions. Amen. Sa manlunin, di ka pasisiyo sa
too, to encourage the daily living of the golden rule in all human relationships. Object 3, to promote the adoption and the application of highly social, business and professional standards. Object 4, to develop by present an example, a more intelligent, aggressive, and serviceable citizenship. Object 5, to provide through Tiwanese love a practical means to form enduring friendship, to render touristic service, and to build better communities. Object 6, to cooperate in creating and maintaining the sound public opinion and high idealism which make possible an increase of righteousness, justice, patriotism, and goodwill. Good evening, fellow Hawaiians. To acknowledge our presence for tonight, kaya plan na lang po. Johannes Club of Pagato, please rise. Johannes Club of Pace Valenzuela. Thank you. Johannes Club of Black Palm. Johannes Club of Games. Johannes Club of Tabonas. Johannes Club of Malabon Achievers. Thank you very much and welcome to our Mission Council meeting. Thank you. Thank you, Secretary. Now let's go to the reading and approval of previous meetings. Division, 3D Division Council meeting at KCMA headquarters. Call to order at 7:05. Okay. In attendance, there were about 32 members of 3D present at that meeting. Part 1, agenda part 1, Lieutenant Governor Florante Gamayo reported on the following. No election for international trustee happened because there was only one candidate, who is past District Governor Toto Gonzalez as the uncontested elected international trustee. Likewise, for the ASPAC convention, past Governor Bel Garcia was the automatic ASPAC chairperson, being uncontested as well. He also reminded everyone of the governor's official visit, which is today. He urged all clubs to maximize the attendance by sending as many members to attend. During this visit, all clubs are given the chance to report their performances for the past fiscal months, as well as this is also an opportunity to ask the incumbent governor questions pertaining to Kiwanis. KI Convention, to be held in Indianapolis, USA on June 8-11, 2022, is already open for registration. Those who will register will get a certification from KI to help them procure a U.S. visa. International Convention Assessment, face-to-face is $399 and online is $49.
Kiwanis Night, which did not happen last January 2022 because of the pandemic situation, is tentatively scheduled to resume this June 2022 in Okada Hotel. Assessment fee is $2,800. Annual district convention is on September 8 to 10, 2022. Venue is Camp Benjamin in Tagaytay City. Since May is a membership month, Lieutenant Governor Floyd Tamayo reminded all clubs to beef up the recruitment of new members. He also reminded all clubs to consistently submit their monthly reports online and send hard copies to him. Likewise, he gave reminder on the completion of the KI and district dues should there be any clubs still lagging. Moreover, he reminded if there are any clubs still not finished with their annual election of officers, to complete the election ASAP and to submit a copy of the new set of officers to LTGOV Logamaya. Finally, he urged all clubs to make a donation to the district legacy building. Easily, all clubs gave their pledges that night. As follows, KCMA 5,000, KC Gems 5,000, KC Val 5,000, KC Nabotas 5,000, KC Black Pump 5,000, KC Tugato Palabon 5,000, and Lieutenant Governor Flo Gamayo 20,000. Other matters, PGMAR season raised the issue on the deed of donation documents of the property at the district legacy building. Lieutenant Governor Flo replied that there is already a deed of donation. It is the title of the property that is lacking but already being processed, according to Governor Maracina. PLG Reggie Ditanco likewise raised the issue of having two district buildings, if it is wise and prudent to maintain both. Announcement, LTGO Flo Gamayo announced that the BLT meeting scheduled on Easter Sunday will be held in the unfinished legacy building in Tagaytay City. He believes that this is a great time to make the turnover of the cash donation to the building. Part two of the meeting was the chartering rights of KC Black Pump. There were no other matters for discussion. Next Division 3D Division Council meeting will be on May 7, which is today, and meeting adjourned at 10:15 p.m. Thank you, Secretary. Is there any question to our minutes? Any omission or correction to our minutes? None? Is there any one to move the approval of the minutes? I move the approval of the minutes. Okay, our previous minutes is hereby approved. Now let's go to our governor's government report. Kapuyon. Ngayon po, ang mayroon report po lang po, wala akong mayroon report eh. Kasi gusto ko lang pasalamat sa ating tatlong vlog na ginawa nung last Saturday, that's April 30, na Iwanis Family Fun Day na naging successful at nagpapasalamat din ako sa ating media man na member natin na wala iba kundi si Rosel Lopez. Thank you. Ito po nga ating napanood ko na rin po na sa online, no? Natutuwa naman ako dahil meron tayong isang member na nagko-coverage sa bawat ating activities. So, yung nakaraan natin na activities Tugato, na KC Tugato, KC Manabon Achievers, and Manabon Gems na naging successful. Ako po yung natutuwa. Nagpapasalamat sa inyo at maraming tayong napasaya mga bata at malagaling po ang mga narinig ko na sila yung nasigyan. Maraming po kasi yan. Kaya salamat po.
Ngayon po, pwede rin maging sa Panisreda, tutulong po at tugapod, palapon, na kung makakaroon kayo ng gaya po ng family, Diwanis Family Family, masaya po yun. At nasaksiyan po natin na lahat. Yun lang po at siguro ang aking sa may report regarding sa ating nagdaang Division Conference. Actually, ang Division Conference ay ginagawa ito na kasama sa presentation ng ating Governor. Sa ngayon po ay dahil maaga tayo nag-Division Conference, eh, pinatawagan ko ang ating Lieutenant Governor Designate na lumapit po at ang ating Lieutenant Governor Elect para ma-informal natin, may declare na kayo po ang uupo sa susunod. Governor
Arsene Vanessa. Isa po sa pilar ng district governor Vanessa. Silence, pero maraming contribution. First, I nice to po na pasalamat for your warm welcome during my arrival, and for that I am very thankful for your acceptance. And actually, I have a lot of meetings today before I arrive here. For your information, at the same time, I am the provincial chairman of the Partido Federal de Filipinas for Bongo Marcos, and he is now on the meeting, the advanced step, which is from the traffic. That will cause not to attend the meeting the advance, because if I will go to the meeting the advance, I'm sure I'm going to be going here. So other than that, I will go directly here to get my 7 o'clock as my commitment to our lieutenant governor. Actually, you are the fourth revision that I have conducted by governor's visit. And this division, I think, is one of the best, because you have your own building. Other divisions have no building, and they are less than thick. But they are making a very good presentation in a governor's visits, especially the division to see. I think some of members here are also there in Tusi. I think one that is also in Tusi during their division and the governor's visit. So relax lang po tayo, do not panic, because you will be assigned to render reports, especially the president. And you are given a tip by your governor, I think. So this governor's visit is, and the division conference is here a yearly activity in our Philippine Luzon district. The rationale of why we, the governor's visit conducted, is to determine the assignment tasks to all the lieutenant governors and even the presidents, especially to have their compliance on that, in accordance with the 5 strategic priority areas, which are membership and engagement, leadership and innovations, community, in fact, branding and image, and financial viability. I am sure, because of your very good lieutenant governor, who is very supportive with our district endeavors, all the presidents might be accomplished that in accordance with what I have said earlier. Okay, Uba, Pangang Uba. Mga President, this is very, very important, because in my own analysis, this is very important that we have to comply
is because those that I have mentioned, five strategic priority areas, is coming from the Kiwanis International. It is not the district goals only. It is a Kiwanis International goals to achieve in a specified time. This requirement will be completed up to the end of our administrative year, which is September 13th this year. So the purpose of we are checking the works of our grounds is not for you to give funds. It's not to give you a punishment because we are all in volunteerism. But even though we are volunteerism, we really accepted our efforts without hesitation. Because humanity is a passionate, some are passionate to do good things. As far as our collective records, even though we really affected by the pandemic, but this year mostly of the clubs are very much complying with this strategic priority areas. Because why? The important thing is here is the education and leadership. Maybe you will not hear the education and leadership before, because previously we have only four strategic priorities as areas. Hindi kasama ang education and leadership. That's why we need every one to be aware of what are doing, what we are about to do, and the educations should be imparted to each and everyone to have the knowledge and the Kiwanian become aware of those guidelines so that we have can easily to follow. During the leadership or the sales club leadership education, I am very much emphasizing this. I'm sure all of you, all the president attended this meeting, correct? I am very, very emphasizing this. And during installations, nagtitiyaga ako na isang oras kalahati ako nag-speech. Why? I want to share to each and everyone in every club or in every division what is really the important to comply in our organization. And that is belong to the education and leadership. Bakit kung ginawa yung induction na sama-sama? Tapos tayo sa education. This is how to determine our lieutenant governor to handle big organization. How they manage, how they evaluate, how they implement and put a strategy
in whatever activities that we have. Because that is our training ground. This is our training ground. No? In our individual selves, ourselves, because katulad ni Lieutenant Governor Flor Lamayo, kung mag-induction tayo ng isa-isa, ilang club pin, ito, anin, in all of these seven clubs, which are nearing all these six clubs, will be attending while the Lieutenant Governor is maganda ng installation. Tama po ba? Kasi may rin ang audience. Hindi pa hindi ka umatid, hindi ka atin na. Ha? Sabi, pag hindi kayo umatid, wala kayo, hindi kayo. And yet, in Lieutenant Governor only, you have six installations activities. And what will happen to you? You will be having six registrations of a minimum of 500 pesos. You may need to be about a babae. You will buy six times of your uniform. And that is so much expensive. For what is the purpose? The Lieutenant Governor will have the same message, because that message is coming from the priority areas, accomplishments, observations, greetings, or whatever. So what are we hearing? A repetition. So if there is a repetition, what is the result? Memorization. Memorization, come on. Hindi ko naman sa pangalit, di ba? But, no purpose, sayang. In the same manner of, if you are the district governor, and we have 284, the one is now around the song. So this is my duty to visit for installation for 284 times. Memorize na nila ang message ko. At wala na lang akong masabi. Paulit-ulit na. Ang nag-i-speech ako, nag-iinuman na kasi narinig ko na yun. Tatong beses ko na natin, sampung beses ko na yan. Di ko ba problema? Paulit-ulit na lang ang message yan. Di ba? Di ko na lang masabi kasi 284 ng paulit-ulit. Paano balik-balik rin yung yun na lang naman kailangan mo sabihin. So that's the reason why during 6 months of planning, simplify natin yung mga bagay na hindi masyado kailangan na naging redundant na. Sa halip ay makagawa tayo ng tama at alay with our guiding principles in rendering our reports, because once we are complying with the guiding principles, I know not that you will comply efficiently and effectively to the requirements. Okay po ba yan? So, pag hindi na kaya ako Lieutenant Governor, ang Governor, buko pa rin kayo mag-induct installation? Siyempre, makagusto ng Governor, isa-isa niya. O, lalo sa tingin mo, ano mas maganda? Joy. Eh, mas maganda saya. We are consuming time for nothing. Instead, looking a little time, in an ambition and effective result. Okay. Bakit po ako nagpapwento ng ganito?
I want to share with you, no? It is my time. It is my privilege as your governor. Kaya kapag dapat dito ng mga tatlong oras, with due respect to Governor Ansel. I want to share it with you. Thank you. Yung building na dinatayo natin. Sabi nila, you have only 1 year to sit down on your table. And your planning is a big one. Amounting to 13 million. And it is a third floor building, a three-story building. Did you do that? Hindi ka pa nakakabuhos yan, kamusta ka naman? But of course, if you will not practice redundancy, you can do the activity with the timetable on. You put the timetable on. Nasaan ka na sa first month? Nasaan ka na second month? Nasaan ka na third month? Oh, in 6 months, nasaan na po tayo health economy? 65% completion of the project. This is what I want to share with you, the system of management. You have to put the timetable and your time allocated. Oh. And if you are the president of the Johannesburg, you can easily to identify the requirement. In your planning, nakalagay na doon. Ano muna? Planning. Saan pa? Kung ang trabaho na wala kang plano, ano sa kapunta? Para kang lasing. Aha. Or another po, ha? All the president should make your planning in every activity. Not only in humanis. Mag-asawa nga kung binata ka eh. Pagkalala ka eh. You have to plan it eh. Eh, bakit doon mo natin? So, ito po ang advice ko. You have to make good planning with proper consultation to your elders. Some resource speakers. You think that this person is a very good guy? You can, kahit na kumintuhan na kayo, hindi na kayo sa bote, may target ka, yung presidente, pakuha mo yung gusto mong approach ka niya. Pare, tagay tayo, pero pwede ako makakuha ng informasyon sa'yo. So, tingin mo, ano ba ganda? Magkaroon ba tayo? Mag-isa tayo ng installation? Ano? Mas magkaroon sa sarta. That is yung voting of gathering data. Okay, so, sa tingin ko, sa inyo, paliginig, ay lalo po ganda ang division. This is a tool to be a successful leader. Ang pinaka-importante din talaga sa isang leader, kung nagamit, di ba? Become the pagkastos. Ang isang leader, may complete pagkastos. Dahil hindi tatakuan sa sakyan kung wala ng gasolina. Hindi mo magigatid ang tao kung wala ng meriyan na. And as a leader, you must lead. O sige, maglagay tayo ng sobrero. Patak-patak. Nagpatak na yung mga tao mo, sandi mo, naku, patay ka niya. Leader ka. Nakakita ka ng 500. Ang leader, hindi pa bumago sa 1,000. Kailangan, sige,
Kinalata mo rin, magkano? 10,000. Ate, magkano natin? Ang doktor mo yung leader. Di ba? And this is a voluntary organization that used to develop our leaders. Leadership is very, very important. Second, non-leadable kasi ginagawa mo. Isa yun. Kasi tatalo-talo ng mga tao ko. Ate, nung ikaw lang tinanong, na ikaw yung pinapataas. Teka, tatanong din natin yan. Ano ko na, diba? But, you are very silent and when they ask questions, you will be instantly given finality of the decision. Para po hindi kayo mapulaan. Diba kaya dito? So yun po ay mga limbawa lamang at panangin dumatagal na ngayon. So siguro i-require na natin yung ating mga president to render their report. Maybe some of you maybe forgot and have to render report because of the 2 years pandemic. And the divisions or the club have no governance mission. So we will practically apply how to render report to our president so that in the next year, hindi po ito ginagawa para sa atin lang. Tatawin natin ito for the benefit of all of us to know how we render report, no? Okay, so the manner of rendering report is the lieutenant governor will call each president of your available club and you will stand in this front and you may render report facing at me and you may render your report. And what time did you say? And then, matapos yan, diba? Ang hindi makasagot, alam na, diba? Alam na. But, do not be ashamed to report. If you are in that to yourself, to be to stand here in front, allow it. Bring your secretary. Para may ka na kayo na alay. Ha? Diba? Ha? Ito ka po sa likod ko. Ha? I know that you are given a target of me. Dapat dito, hindi ko sinasabi ito. So you want to render your report in accordance with the 5 priority areas. So that you can easily understand and identify your accomplishments. So, let me start. I will give to our lieutenant governor to call one by one and then you may enter around the report. Okay? So thank you so much and we're going to go meet after that. Thank you, Governor Marcelo. Dahil request ang ating governor na bawat president or secretary na pwede sila na mag-report po kahit ang presidente, yung secretary na mag-report. So, right now, mag-start tayo ng reporting na kung ano ang nagawa natin from October to April. At napigyan naman ngayon ng questionnaires yung ating governance official visit questionnaires na pwedeng yun din ang inyo ipagod. Yung membership and engagement, education and leadership, community impact, branding and image, and financial viability. Okay, let us start. May I call Kiwan Slab of Dakpan, President BC or Press BC na nalang na-report?
Dito ka sa harapan. Hello, good evening ko. Good evening. Kanagawin po sa nila. Okay, for the year 2021-2022, Governor's official invitation special, questionnaire, date May 8, 2022, Division 3B, Club Park, Valenzuela. The President, ako po yun, si Senior Palma. Club Secretary, wala siya ngayon. Pero nandiyan naman yung aking impression, eh, si Past President Romel Mahalao. Membership and engagement, number one. How many new members have been invited and registered during this administrative year? Dalawa po. How many members have you deleted? Dalawa rin. Have you sponsored or co-sponsored in our training of Bandung Club? Wala pa po. Bago lang kasi ang club namin yun. How many members from your club are registered during the ASPA convention? Yung ASPA convention o kasi, online lang yun. Dalawa lang ang inan namin. Ako at saka yung aking secretary. How many members from your club will register this coming KI convention? Nung nakarang meeting ko kasi, puso kami, mukhang late na yung pagpa-registro. Diba? Hindi na kami ako sa KI, kaya probably next year na po. So wala kayong gusto sana nang pumunta sa Indianapolis eh, kaya lang hindi na raw na eh. Okay? How many members from your club will register this coming NISPON 2022 at Cavite? Three, that's all. Does your club submit monthly report online? Ay, hindi pa kami masyado dahil kasi kaya pa lang po kami nag-online eh. Kasi yung secretary po, ang alam niya typewriter. Kaya nagpalito kami ng bago na mas bata-bata, kaya was probably next month, okay na siya. Pero updated naman kami sa report namin monthly, sa district report. Education and leadership. Were your officers, President and Secretary, participated in the CNE? Yes. Community impact. How many projects have you completed this year? Apat po. Gaya to, ano, ilang rin yung tawag sa niya. Ano, title sa nangwa, ha? Yun namin po kasi nung nagkaroon pong, ano, di ba, pandemya pa, nagkaroon po na kasi ng, ano, ng community pantry. Yung simbahan namin, yun na lang po kami nag-break. Bigay kami ng bigas and then groceries. Another thing, nagbigay din kami sa simbahan namin yung bago ng bell. So, tapos nung nakaraang kwan, nasunugan kami dito sa ano, sa Malinta. Nag-donate din ko kami doon. Tapos, ano ba yun sa atin? Yung Tiwanis one day, binigyan nun namin ng mga giveaways yung mga kids namin doon. Yung mga may hirap doon sa paligid namin. Okay? Does your club sponsor or co-sponsor? Wala pa ko yun. What is your club? Wala pa rin kami dito. Pero magkano po mga kami? How many billboards? Wala rin po kami dito. Article for Divantes, wala rin. Financial viability, number one. Fundraising project, wala ko rin ito.
Love support sa Kiwano Center Projects, meron mo kami ito. Sure club member of Luzon Kiwanis Foundation, wala. Ready to pay your Kiwanis dues, October 2021, meron kami ito for 19 members. Take that club, Rusna, submitted yes. When did you pay your KI dues, October 2021? How many members? 19. Since you are a new club person, we will give them any considerations for that now. But of course, the club sponsor, who is the club sponsored by you? It is our duty to guide our club, the Latvia Yoto. Alalay po, alalay kaya. But of course, even though they are new clubs, but having conducted of the community service projects, which belong to the community in fact, and for the membership, yes, television interviews. So yun po yung mga importante sa pag-techno na yan po. Okay, congratulations po sa support na yan po. Salamat po natin. Okay, ang next report ng ating transcript of Kapalabon Achievers, Press Tami. So, good evening, kind of your audience, good evening, Governor. It's been an honor to be here with you. First time ko na yung mag-report and first time ever na kagabi ko dito. So, I hope it will please you. So, good evening. It says that we have to report to you the membership engagement, the education and leadership, the financial violation, and the branding and image of community impact, which is also sir included during our CLE. So I just have to enumerate this one for you, pero fellow Kiwanians, for this year with regards to our membership and engagement, the PCMA, we have 9 members that we invited and registered, and we also certificated 5 members of that. The total of we are 33 in Lolly Night Club. And yes, we sponsored the club, which is the PC Malabon Gems and the PC Malabon Malabon. Then we also joined the ASPA convention with the 6 members and also represented during the party at the Kasha Hotel. Then for the Kiwanis International Convention, we have 2 delegates. Then for the this coming, we are sent for 5 Kiwanians to attend. And for the online reporting, of course, our secretary is so good on that. So we always have a report online consistently. Yeah. So I want to acknowledge the secretary for doing his her job very well. Then with regards to the education and leadership,
Governor, we have the CME. I think that was May and July. Yeah. After our party, because we have also that time, we went out of town. So right after that, so we have the online CME. After the planning session, yes. Then for the community impact, of course, you want to talk about the achievers is bringing this service volunteerism for way back. So we have a project for this year. So as stated, we have the Kiwanis One Day. We have the Subuki Halimit Prison Team, which is actually, we want to be one of our signature projects. So we've been doing it for 2 years now. For the YC, 3 years. And then for the YCPO, which is the Children Priority One, also I mean to become a signature project for 2 years, right? Yeah. And then for the House State Governor and fellow Kiwanis, it is donated by our Lieutenant Governor. So we have our own marker, a total of 33 for that entire member. And then for the Kiwanis One Day, it is a joint project between the KCD Malabon Gems and the Pacificat of Malabon, which we have 100 beneficiaries, children, and we provide funds for them. Which I think Governor, we're eyeing for it to become also a signature project because it's a good one. And we plan to do it in a different school, also a joint project with the division. But, what else is there? SLP is not applicable for us. So as I said, we have a total of 33 for the assignment. Actually, Governor, we are trying to do one marker again, but it's still not really, we still need to discuss it. But as you can see, as I mentioned, the running image with for the Kiwanya, we already have it. And you also have this building. But we want to restore one of our signage, which is in the boundary of Caloocan and Malabon. But still for under discussion. And yeah, we have submitted our detail sa Kiwanya for the YCPO. Governor, the YCPO project actually is, we have sponsored 6 babies, or 7, 8 na ngayon. It started with the 5 babies. So, with regards naman, so I'm moving forward with the financial viability. So, with financial viability, we have this Christmas surprise, which we have, you can see that we have a signage there, the motorcycle. It's the one that we gave away. And we read quite not much on that project, but still we're able to sustain most of our projects with that income. So yes, we have support the Kiwani Center project, and yes, we have the Luzon, we also donate to the Luzon Kiwanian Foundation. And yes, we also pay for the Jews, and we have a member of our DP, and actually we're adding more members to it, and of course the VHUs also be paid. So we have a regular meeting every Wednesday in this building 4 times in a month. So yeah, and most of our members are always present. So that would be all. Thank you. Okay, that's a very ideal report. Very good presentations of the president report, because you have tackled all the important things of the 5 priority areas. Planting an image. You have talked about this marker. So, and your membership is nagkaroon ng pababawas ng lima, but you gain 9. But you are still increasing until the end, no? Yeah. So that's the reason why very important to know this matter of reporting and matters, because you will identify where you did not comply and where you comply based on the
that same program that you did under your calendar of activities. Ito ba? So, the Padre, ngayon, if you will not follow what we have to, as I will guide you from my principles of regular reform, we will be going wrong. Hindi ko alam yung pala nagawa ko, nagawa ko lang yung pala kasama doon. Especially the community service project. And ginagawa mo, hindi ko alam na yung pala yung pala ko. So, napaka-important ito. And thank you so much for the one who presented a very ideal presentation. Because it is not only for her knowledge. This is for the knowledge and everyone of us here. Yan po ang aking advocacy. Educate ang kahit sino organization, especially in Tuanis, because sa po ang educator ng iskulang po ako, kaya yan ako lang matakuan. Educate, learning, and to the end, we will be very successful. Okay? So, congratulations to President Latif, Napapark ka sa mind ko, hindi mawala yan. But this, I don't remember ganyan ang maraming ka mga tinutuntahan ng mga lugar na Pilipina po yung tama and kinakalat po yung sa kami. Kasi ang sarap i-improve sa pagtawa na yung ginagawa niya tama. Tapos proud ka na yung nababagkit yung pangalan mo na ikaw yung isang tama. But ito, at the end, doon natin ito matatest doon sa awarding. Because all of this pattern are also the pattern in providing rewards and awards and appreciation at the end of the day. Kaya po organize yan. Wala po tayong sala kasi what we are doing now are in place to the end that we have a basis prepared as early para pagdating ng end, wala lang dulo. Whatever you submitted, this is your record. No? Hindi pwede yung nag-submit ka, ikaw yung walang award, yung nalang nag-submit by award. Ano nangyari? Ha? And that is the system of management that we are supposed to apply to avoid any confusion at the end of the day. Any matter, even in the family, pag magtatayar ka na yung ibang sinasabi sa mga anak, sigurado, tatlo lang yan, bulo lang sa mga bahay. Diba? So, Thank you. Okay, next na mag-report ang ating kasama ng President Nancy Palisayo ng AC Malabong Bay. Good evening, Governor Altibolo and fellow Humanians. Here is our report for the Governor's official visit. So, from our club, the Tuanis Club of Malabon Champs, we are only chartered last March 2021. So, for our membership and engagement, we have 9 new members for this year. And then, we also deleted 8
Pero ongoing pa po ang aming membership engagement so that by the end of this May, we hopefully gain again our 27 members. So how many from members from your club were registered during the ASPA convention, e-convention? We had two, the president, me, and my secretary. And for the KI convention, katulad ng basic lang pa, gusto ko sana namin umattend ng face-to-face, hindi na po kinaya, so kailangan mo po ng visa. And how many members from your club will register this coming this one at Cavite? Last meeting po, nakausap ko yung aking mga members and meron po 7 na interested to register in the coming this one 2022. And does your club submit monthly report online? Yes. District report, yes po. So for the education and leadership, my secretary and I participated in the club leadership education. And for our community impact, we have accomplished already 4. Actually, po 5. So meron po kami, we supported Brigada Escuela. And then we have our Lugawanis Park. We have Kiwanis Monday. And then we also have our service project, which is a cleanup drive around our school community, which happens twice a month. Last October, November, and December. And then we also had Kiwanis Fun Day with BCNA and BCTM. So what is your club signature project? Again, our signature project is the Lugawanis card. And then for the branding and image, we have not yet at the moment, pero we have plans po before the this Kiwanis year end. So possible location na po is sa Potrero, Malabon City. However, naalala ko po sa dahil sa report ni Press Lovely, we have 27 po individual markers care of our LTGO. So thank you very much po kay LTGO po. Sa mga bahay po namin, meron po mga nakakabit na Kiwanian lives here. So have you submitted article for ang Kiwanian? Yes po, for our Lugawanis, and we prefer digital map. For the financial viability, how many fundraising projects have you conducted this year? We had one, that is our program souvenir for the joint installation of officers and new members last December 10. And then, is your club a member of the Kiwanis Kiwanian Foundation? Not yet. And we are, or we did support the Kiwanis Center project. When did you pay your district dues? Last October 30 and November 1, 27 members, and submitted naman po ang updated club roster po namin. For our PI dues, again, we paid last December 3 and then March 3. 19 members po kami. And does your club visit by your LTGO governor? Yes po. Yes po. So for our souvenir, signature project, I would like to acknowledge the help rendered by our past LTGO, Reggie Pinampo, for the little ones part. And our concern po, we were not able to collect during the ASPA convention. I don't know why yung mga link po na binigay sa amin ay hindi kami makapasok, pero we are registered and paid for that. And for the good naman po, very good communication with our district treasurer. And she also helped during our fundraising event. That's all po. Thank you so much, President Nancy. I would like to record that you are being recognized during the installations, during your past installation, because of your effort that you have a project of Lugawanis. Introduce Lugawanis card. And same with that, also a very ideal report, because they found
The reason why I'm thinking is, did you attend your club leadership convention? Yes. So once you are yes, you can do the very idea of the program. That's the very basic things that we have to undertake. So, as having a manifestation of the report, very identified to comply the other part of life. Kasi ay kita. So, natutuwan ko na ako dito sa inyo kasi you are very lenient in handling your reports because you are really following what's divine principles and what you're going to do. Ano, ito lang kung 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 ito lang. Sige, mag-reported daw eh. Pwede na kung ako si Antigo eh. Ako, meron ako pinunta. Ang web nila is 18. Sabi ko, pag nakakuha ako ng limang maganda na report at nakuha nila, lima lang ako report. Ito, ano, 2018, by the end of the year, so, pinag-report ko lang lima. Para sa ganun, this is not a fact edition. It's not a lesson. It is just a lesson for others to follow after that. Hindi pa po sa laban. I will be given that awareness until the basis of giving awareness until September 13. For those who are not really complying, you can have your time to comply and catch up so that you will be able to suffer. Baka malakarap pa sa lupa yung pagkakanta report, nalawa ko na, kasi nakakuha ng tip. Okay, sige. Sige, bigay mo sa'yo. Thank you, Gaw. Dalawa lang ang report eh. At bigyan rin natin sila. So, next na mag-report ang ating kasamang president, J.D. Machas. Please, please, please. Good evening po to ang governments. Good evening to fellow Kiwanyan. Balibabasahin ko na lang po ang galing po ko sa Kiwanis Club of Venezuela na established ng March 15, 1979 at ang aking club secretary si Christian de Landres. How many members have been invited and registered during the recent years? Bali, meron po kaming 6 naka-registered. And then, how many members you deleted this year is 4. Have you any sponsors to open a new club? None. How many members from your club were registered during the ASPA convention? Bali, tatlo po kami nag-registered, including po si Governor sa Indonesia. And then, how many members from your club are registered this coming this month? Qualified po kami sa KC Valenzuela. Doesn't club submit a report online? Yes po, every month po nagsasabit po kami sa, ano, sa online reporting po. And then, last month po, nagbigay po ako ng second quarter na report ni Edmidon. How many projects were completed this year? Bali, meron po kami apat na project na nagawa kong ano. Ngayon paon, ang una po, yung pong signature project po namin, yung cerebral palsy. The basic needs of children with cerebral palsy in line with COVID-19 pandemic.
During pandemic po kasi, ang pinaka-naapektuhan po talaga yung mga bata. Kaya po naisip po namin na pag-usapan nito rin ang meeting na yung sinunan na may cerebral palsy po sa Venezuela, sila po yung tinutulungan namin hanggang ngayon. And then, yung house rate po, baling 1982 po makakalaman yan na nabigyan po sa effort of LP Gobito. Ang mga nakakabit din po sa ano po yan, sa bagay ko namin. Saka po yung gift-giving po namin nung anniversary, nung March 22, nagbigay po kami ng 12 families doon po sa Marilao, sa Bulingan. Kasi po, karamihan po kasi ng mga pinboy doon po ng mga bata. Kaya sabi ko nga, parang hindi makakaano. And then, na-accidente pa yung isang pinboy. Kaya po, naisipin ko nung ano, na bigyan sila ng attention. And then, sakaling po yung sa sponsorship po namin, ay yung Iwanis Club of Black Bank. Kami pa, kakisipan sa edo po na ganito. Saka po yung sa ano, yung sa fire victims, yung nagkaroon po ng malaking sunod sa Barangay Malinta, and then nagdunin po kami sa kanila ng mga basic needs. At saka, and then, nagkaroon din po kami ng ano, one-day bowling tournament through the effort of Lieutenant Governor, kaya ako po yung manonood, sports chairman, kaya for the camaraderie of Division 3B. Ito po yung naganap noong February 22. And then, doon naman po sa ano, sa newspaper and then sa promotion, bali, next na lahala po kami sa Abante ngayon na yung nag-celebrate po kami ng 43 anniversary ng KC Venezuela. And then doon din po sa ano, Philippine Star na lahala din po kami doon sa ano, sa One Day Bowling Tournament. How many name board markers and signage? Bali, ito nga, bali yung kinusider ko po yung sa 19 na individual, kasi sa 2-1-19 years. And then, meron po kaming project ni, ano, ng KC Venezuela na doon sa we'll be right back.
Secretary of the National Philippines and District Division. Maganda-maganda ngayon pa. And of course, especially kay Governor Mar Marasigan. Mas maraming Mar. And of course, kay Vice Governor Arsene Duneza. Maganda-maganda ngayon pa. Happy to see you. And of course, aming bossing, kay Boss Reggie, thank you so much for inviting us here tonight. Maraming-maraming salamat po. Kahit last minute na. And syempre, ayan, nandito kami para kantahan kayo at pwede rin kayong makikanta sa amin tonight. At pwede rin kayong mag-request ng mga song na gusto nyo. Yes, saktong-sakto yan. Masog kayo. Kanta at sayawan. Bossing, baka may request ka ng bossing ha? Sige, for meantime, active po rin tayo. Abang, dahil busy pa sila at kumakain pa sila. You gonna try to give me a couple of puppet music? Come on. And of course, we keep on sending a request. What do you request for my life? Yes, po. Come on, then. Gonna give you a puppet music. Kaibigan, at ngayon po natin yung ginawang meeting, ha? Hindi di advance, ha? Yun po yung pagpupulong ng grupong Kiwanis Club International dyan po sa Tugatog Chapter. At syempre po nagpunta nga ron at dumalaw si Governor Marlon Marasigan. No, na siya pong pinakaulo, no, ng kabuuan ng Kiwanis Club International. Okay, abay, magandang hapon sa ating magandang gabi na sa ating kakiwanyans na si Edwin Ocampo. Ang ating presidente, ha? Presidente ngayon ng ating chapter, si Edwin Ocampo. At kanina nakita ko rin nanonood sa atin yung ating kakiwanyans din, si Alex Gamayaw. Si Alex Alberto Betong Gamayaw. Ayan, sabi niya magandang hapon ay gabi na ngayon, ha? Kuyang, gabi na. So ayan, at abangan nyo rin po yung nung nakaraan po kasi nagkaroon po ng isang fun day ang Kiwanis Club, no? Diyan sa Tugatog, at talaga namang napasaya po na napakaraming bata ang napasaya po ng grupong Kiwanis Club. At syempre po yan eh, sa pagtutulungan at effort ng mga opisyal at miyembro ng Kiwanis Club diyan po sa Tugatog. At syempre may kasama rin taga-ibang lugar syempre. At abangan nyo pa yung ibang mga public service, yung ibang mga serbisyo publiko po na gagawin ng Kiwanis Club International o Kiwanis Club itong chapter ng Tugatog. Okay mga kaibigan, with that, pansamantala po ay magpapala muna tayo bukas ay muli tayo magbabalik para itunghay natin yung mga pangyayari, no, na naganap ngayong araw na to, election fever, at bukas malalaman natin kung ano ang mga naganap. Okay, muli maraming salamat sa ating katropa na si Tropang Raul Suwangco ng Payatas dyan sa QC. At yun din si Ka-Josie Francisco, si Sis Jo. At yun din si Gagawad Sanidad at Pineda. At sabi ni Raul, yan, at no, nag-brown out, ano? At syempre si Kuya Ricky Del Rosario ng Malabon PNP. At si Ma'am Agatha Sanchez ng grupong Solo Parents. At sa ating kaibigan, katropa na si Police Captain Andres Miguel Victoriano. Yan. At siyempre, si Kuya Romel Martinez ng LMT. Ha? Tapos si Love. Sino ba itong Love? Hello po, watching from Payatas. Group 13 ng SN
NF, no? Ito yung samahan ng nagkakaisang Pilipino. Ha? Sino pa ba? Si Bambo Garcia at siyempre si Kuya Michael Dautil ng Agusan del Sur. Marami rin salamat sa iyo. No? At sabi, yung pinasya-shoutout kanina, si pa-shoutout po kay here, kay Lovely Pinto. Oho, ba Lovely Pinto? Ano kay ni Berlin Pinto ito? Gloria Balen Serena at Mark Anthony Rosario. Salamat. Payatas. Ayan. Sino pa ba? Uh-huh. Si Kuyang Arnel de los Reyes. Uy, nag-birthday ito ha. Si Brother Arnel de los Reyes ng Department of Environment and Natural Resources. At syempre yung ating kapatid na si Sandy Santa Maria Guerrero. At syempre si Bro Manny Perez ng Lalawigan ng Caloocan o Lusod ng Caloocan. At si ating kaagila na si Kuya Mikey Shine Samson. At syempre si Joel Ligindin, yon Albert Gamayaw, Lana, at syempre Edwin Ocampo. At syempre si Kuya Arnold Dagdag Esteban ng Barangay Bibiklat, dyan po sa Kuya po Nueva Ecija. At syempre si Ate Ferrejano, magandang gabi. Muli po mga kaibigan, sa ngalan po ni Josmo Sumulat Baltao, ako po yung naging kasama, kakwentuhan, kajaming katropa, dito po sa programang Tropa, tempre dito lang sa Millennial Online TV. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako ang inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat
at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Kaagila Magas Gaposana sa programang Agila sa Bagong Milenyo. At kung kayo may mga sumbong at mga reklamo, mag-chat, tumawag at mag-text sa Millennial Online TV upang ating solusyonan ang inyong mga problema. I-type lang sa inyong mga cellphone ang Millennial Online TV upang inyong mapanood ang lahat ng programa sa Millennial Online TV. Ano pang hinihintay mo mga katropa? Nood na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At ay pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siya ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Binaigting, binalakas, ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, Diyos ang sinahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuyat ka ng mag-ibig, sa mandurupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagraw, ay hinatak tulakawin sa pagkayang minamahal, ang isang kapatawag mo'y tatumpay na.
sa lahat ng buong buo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta. Maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.